Magandang araw mga bata. Ako ay may hinandang kwento. Makinig kayo ha. Ang kwento ng Ang Batang Matulungin. 7 taon na ang nakalipas, buhat ng isinilang ang isang malusog na sanggol na lalaki sa barangay Tagumpay mula sa kanyang mga magulang na sina Ginoong Juan de la Cruz at Ginang Juana Esteban de la Cruz. Lumipat at lumaki si Ethan sa Amerika sapagkat doon na destino ng trabaho ang kanyang mga magulang. Doon na rin siya nagkaisip at nagsimulang mag-aral. Bagamat nakatira sila sa ibang bansa, ay iminulat nila si Ethan sa mga kaugalang Pilipino at sa paggamit ng sariling wikang Filipino. Minsan, inihatid ng school bus si Ethan. Nang makababa na siya sa bus, nakakita siya ng isang matanda na mukhang nahihilo. Nilapitan niya ito, tinulungan at binigyan ng makakain at naiinom. Sa loob ng silid-aralan, nagsisimula na ang klase nang dumating si Ethan. Bilang panimula ay nagtanong si Miss Tina, ang guro ng mga mag-aaral. Ano-anong kabutihan ang nagawa nyo bago kayo pumasok ngayong araw na ito? Tinulungan ko po ang isang matandang lalaki kanina. Nahilo po siya dahil hindi siya nag-almusal. Binigay ko po sa kanya ang baong kong tinapay at tubig. Nakatulong po iyon para bumuti ang kanyang pakiramdam, ang pagbabahagi ni Ethan. Mabuti ang iyong ginawa, Ethan. Binabati kita, ang may paghangang sabi ng guro. Ethan, hindi ba Pilipino ka? Saan mo naroroon ang Pilipinas? Tanong ng isang kaklase niyang Amerikano at sa kaano-ano ang masasarap na pagkain doon, dugtong nito. Napangiti si Ethan at nagkwento. Nasa timog silangang bahagi ng Asya ang Pilipinas. Ang maipagmamalaki kong pagkain ng Pilipino ay ang adobo. Ito ay karne ng manok o baboy na dahang-dahang niluluto sa toyo at suka. At mas pinalalasahan pa ng bawang, paminta at dahon ng laurel o bay leaf. Wow! Parang masarap yung sinasabi mo na adobo ha? Tugon ng isang kaklaseng Amerikano ni Ethan. Siyempre, kung gusto ninyo ay magpapaluto ako sa susunod na linggo, wika ni Ethan. Natuwa naman ang mga kaklase niya sa mungkahing ito. Maraming salamat Ethan sa mungkahi mo na magdadala ka ng adobo, sabi ng kanilang guro na si Miss Tina. Maganda na nakikilala natin ang isa't isa at ang kulturang pinagmulan natin. Pagka-uwi niya ay agad niyang kinuwento sa kanyang mga magulang ang lahat na nangyari sa paaralan. Tuwang-tuwa sila. Yan mga bata, lagi niyong tatandaan na huwag tayong maging madamot, maging mapagbigay at maging matulungin sa kapwa. Hanggang sa muli, paalam!